Everyone, welcome back to my channel. Kamusta po kayo? Sana po okay kayong lahat dyan. Ayan. So, for today's vlog, ang pag-usapan naman natin is yung mga different terms na ginagamit nila dito na bago sa amin nung unang pagdating dito sa UK. Ayan. So, before we begin, please don't forget to follow me on Instagram, which is kawal_chan, and on my Facebook page, which is kawal_travels. Ayan. So, vlog na to, kasama ko ulit si Mama. Kasi, tuwan-tuwa kayo pagkasama ko siya. So, ayan siya ulit. Okay. So, hit the intro. So, una natin pag-usapan na term ngayon is yung hoover. So, ayan. So, ano ba yung hoover? Sa atin, ano ngayon? Mag-vacuum. So, sa kanila dito, pag sinabi mong mag-hoover is mag-vacuum. Kasi yun yung parang, ano ba, yung brand nung, ano, nung vacuum nila dito. Yun yung famous brand nung vacuum nila dito before. So, parang nag-stick in na sa kanila na hoover. Oo, yun yung term na ginagamit. Parang sa Pilipinas din, pag nag-photocopy ka, anong sinasabi? Zero. Oo, diba? Ganun din dito. So, pag sinabing mag-vacuum, mag-hoover ka. Ayan. So, ganun yung term na ginagamit. Kung hindi ka familiar dun sa term na yun, ayan. Medyo maguguluhan ka din. Okay. So, next would be yung fries. Anong ano, term nila dito? Sa fries, kasi sa dito kasi is chips. So yun yung term nila sa fries dito, oh. Chips. Kasi ang fries sa kanila, yun yung mga maninipis. Mm-hmm. Ang ano, di ba? Fries. Oo, manipis. Sa kanila. Dalawang klase kasi dito sa kanila yung ano, kung sa atin yung French fries. Sa kanila dalawang klase, may malalaki tsaka maninipis. Oo, yeah. Pag yung ano, pag regular din, oo. Chips ang tawag nila. Sa ano, sa fries nila, French fries nila, chips ang tawag. Tapos, chunky yung chips nila. Well, mas makapal compared dun sa regular fries. Mm-mm. Tapos, meron din sila nung maninipis na fries. Pero ang tawag nila is skinny fries, diba? Mm-mm. Skinny fries. Yeah. So, yun yung mga term na ano, ginagamit nila. Tapos, ang kasi sa atin, pag sinabing chips, chichirya. Yung mga ano, ganun. Yung mga chichirya. So, anong term naman nila na ginagamit sa ano? Sa chips nila? Crisps. Ayun. Crisp ang tawag nila sa ano? Crisps. Mm-hmm. Ang tawag nila sa mga chichirya. Kasi, bakit crisp ang tawag? Hindi ko nalilala. Kasi crispy siya. Crispy, so, crisps. Oo, crispy. Ganon. Eh, di ba pag sa atin, pag, anong tawag sa kanila? Chips. Kasi potato chips, oo. Dito. Kasi more or less ang crisp nila dito made of potato. Usually, di ba? Wow. Oo, more or less. Potato naman talaga ang chips. Oo. Oh. Sa atin, iba-iba doon pag sinabi mong chips. Iba. Anong panong iba? Chips. Oh. Oh, i-cut na lang natin to. So, yun. Kasi parang, nung unang nag-restaurant kami dito. So, ano, syempre, ang ano mo, hindi rice ang ano kasama nun sa meal, di ba? Pag-meal, chips. Tas, ang parang, main meals nila kasi may mga potatoes. Main meals niya may potatoes talaga. May potatoes or talaga. Chips talaga ang kasama. Mm-hmm. Tas nung unang pag-order, ba't ka mag-order ng ano, chips? Kasi chichirya sa ano, sa main meal mo. Tas yun nga, ang chips nila pala dito is yung fries sa atin. Ganun. Yan. So, talking about food, ang ano nila dito, ang tawag nila sa lunch is dinner. Oo, dinner. Dinner. Eh, di ba sa Pilipinas, pag sinabing dinner, ano na yan? Yung hapunan na. Hapunan, oo. Oo, dito. Kaya very confusing nung nouna na pag sinabing, have you had your dinner yet? Ganon. Mm-hmm. Eh, tas sabi mo, wala pang ano, lunch pa lang, tas dinner again. Ganon. Ganon. Tapos, ang term nila sa dinner is would supper. Be supper. Or tea. Tea meals, ganon. Oo. Eh, very confusing din kasi tea is yung drink, diba? Uh-huh. Or meron din sila nung afternoon tea nila, which is mga snacks. Snacks, okay. Pero yun nga, ang very confusing sa kanila is afternoon tea. Mm-mm. Or tea. Kasi mm-mm. Pag sinabing tea, ang sa minsan atin. Hindi ko alam kung ang sinasabi ba nila is just a tea. Nung hot drink na hot tea drink or yung food. Food, or what are you having for tea? Hindi, ano, tea lang.
Minsan, ano, they're referring sa food na. Yan, kaya very confusing. Kasi, yeah, ewan ko, ba't nauso yung tea? Di, ano? Hindi ko alam sa kanila. Sa shoes. Sa shoes. Rubber shoes nila. Ang tawag nila is? Trainers. Oo, trainers. Kasi bakit siya trainers? Kasi ginagamit yun dito sa mga, ano lang, sa mga, ano ba yun, sa mga... Pag mag, ano ka, jogging, walking, pag mag, ano ka, mga gym, yun ang gamit na kaya trainers ang tawag nila. Oo, pag nagtatrain yung mga tao ng mga jogging, mga running nila or sa gym, sa ganyan. Gym. Kaya trainers yung tawag. Eh, ba't rubber shoes sa Pilipinas? Kasi nga siguro made of rubber. Hindi ko alam. Rubber shoes. Rubber, kasi nga siguro made of rubber yung baba. More or less. Rubber. Yeah, rubber shoes. Kaya rubber shoes ang tawag. Made of rubber. Kaya ang ano din dito, sa kanila pala, ang another very, hindi mo very weird, pero pag sinabing may fever ikaw, parang hindi masyadong nagre-register ang ano. Pag sinabing may fever ka, parang, parang more American ang fever. Ang fever kasi American lang word yun. Dito ka sa kanila, pag may lagnat ka, sabihin mo, I have temperature. May temperature. Nung unang sabi niya, I have temperature, sabi ko, lahat naman ng tao may temperature. Yung pala, may lagnat. Sa dito kasi sinasabi nila, pag may lagnat ka, oh, I have temperature. Yun ang sinasabi nila. Yun yung ginagamit nila na term, pag may lagnat dito ka. Or may fever. Sinasabing may temperature ka. May temperature. Kaya medyo nakakalito. Oo. Kasi lahat naman tayo, di ba? May temperature. Ba't masabi, I have temperature. Yun. Yeah, minsan nakaka-dito rin ang mga words nila ginagamit dito. Tapos ang term nila pag ano dito, ayas, yung ano, sa Pilipinas, di ba? Pag sinabing, I'm going to take a bath. Yeah. Ang term dito ng bath is very different. Uh-huh. Kasi ang ano, sige, ikaw. Kasi mag-tay. Sa Pilipinas, pag sinabing, I'm going to take a bath, regular na sa atin, mag-shower ka o... mag-ano lang, shower, ano na, bath. Sa kanila kasi dito, dalawa ang term. May bath or shower. Pag bath, ano ka talaga sa bathtub. Bathtub ka talaga. Parang shower, yung shower talaga. Yun. Yeah. Two terms dito. Two terms ang ginagamit. Paano pag sa Pilipinas, nakatabo ka? Anong term? Anong pa rin? Shower, bath pa rin yun. Diba sa atin? Oh, take a bath na. O, oh, diba? Ganun sa isa lang dito. Kasi pag bath, makabathtub ka. Sa bathtub ka maglulog-lulog. Pag shower, shower ang gagamitin. Yun. Yeah, yun yung ano, different na ano. Kasi nung umpisa, sabi ko, yung ano, lagi kang taking a bath every day, parang wow, ang gasa sa tubig. Oo, kasi pupunuin mo yung bathtub. Bathtub, oo. Tapos doon ka maliligo. Tapos ayan, shower lang ang everyday, ganun, hindi bath. So ang other term, ang another weird na term nila dito is ang ground floor. Oo. Kasi sa atin, ano, first floor na yun eh. First floor, oo. Iba sa kanila. Ang ground floor kasi sa kanila yung ano talaga, first floor sa atin. Oo, first floor. So pag sinabi nilang ang building dito has ano lang, ano ba? One floor. Mga one floor lang, ganun. Ground, at saka first floor, yun lang. Sa atin kasi pag ano mo sa ground, building, first floor na first kasi. Floor na agad yun. Doon sa kanila first hindi. Floor and then second floor. Sa kanila, ground floor, tapos first floor. First floor yung pangalawang ano na. Yung second, yeah, sa atin, second floor na yun. Oo. Yeah, so medyo nakakalito yung mga ganun. Kasi nung umpisa, kasi pag tinatanong ka ng ano, pag, or pag naghanap ka ng sa mga buildings, kung anong floor, ganun. Kasi minsan nga zero pa yung ano. Zero, may zero kasi. May zero pa sila. Kasi kung minsan magpupunta ka ng, halimbawa may elevator, pindutin or mo, sa mall, pupunta ganyan. Ka second floor, yung palang second floor yung ano na, pag kung sa ating pangatlong story na yung pala sa kanila first pa lang yung kasi ang ground talaga yun first. Yun. Okay, nag-start na sa zero ang counting nila. Yan. So next na term natin is yung CR. Yun, CR. anong? Hindi, nung unang dating ko dito, naghahanap ako ng CR na sa mga building, di ba? Sa atin talaga sa kahit sa mga mall, sa mga shop, may CR, comfort room. Wala kang makikita dito na CR o comfort room. Ang nakalagay dito, toilet. Toilet talaga. Toilet, oo. Ang toilet kasi sa kanila dito is in toilet lang talaga. As in, yung ano, inodoro lang nandun. inodoro lang nandun. Pag sinabing toilet and bath dito, may bathtub na kasama. Sa Pilipinas, pag sinabing toilet and bath, shower ang kasama, hindi bath. Kasi hindi naman, usually ang tao naman hindi nagmagamit ng
bathtub sa Pilipinas usually, yung mga bathtub. Oh, walang bathtub. Oh, walang bathtub. Shower lang. Shower lang. Kasi yung other term nila for toilet is... Ito, ano ba? So, ang other term nila na ginagamit sa toilet is loo. Ay, loo. Yeah, yeah. I wanna use... I want to go to the loo. I want to use the loo. Yun. So, ano pinag-iba ng loo sa toilet? Ano? Ang loo kasi magto-toilet. Hindi, mas social pag mas ano. Mas social ang loo. Loo. Yeah. Social. L-O. O. O. Double O. Yeah, L-double-O. Yun. Yeah. Mas social siya na ano. Parang hindi siya halata na na gagamitin mo. Oo. Kanya. Tissue sa tables. Yun. Tissue. Ay, dito nung umpisa. Table napkin. Nung umpisa, nahirapan din ako kasi sabi ko, table napkin. Naghahanap ako ng table napkin. Hanap ka ng tissue pag ano. Wala. Hindi nila alam ang table napkin. Ang ano dito niya, serviette. Serviette. Ang tawag nila, serviette. Sa, ano, sa table napkin. Or table. Yung mga tissue sa table. Kanyan. Serviette. Diba? Parang hindi naman familiar dun sa term na yun. Oo, parang ang layo, serviette. Or pag mag ano ka, hingi ka ng, yun nga, ng tissue sa ano, sa restaurant or... Serviette. Any. Mga fast food. Serviettes ang tawag nila. Kaya very, wala ko hindi ka, what, ano ba? Kasi parang napkin naman, kasi parang... Weird naman. Ang napkin kasi nila dito yung parang malaking, ano, sa Pilipinas, ang napkin. Ang dito, ang tawag nila sa napkin is sanitary towel. Sanitary towel, oo. Oo. Hindi yung napkin sa Pilipinas na ano. Dito pag sinabing napkin, yung tissue din. Hindi, or yung cloth talaga cloth na ano. Oo, yung nilalabhan siya. Oo. Yun yung ano, sa napkin dito. Diba? Very ano, ibang mga terms ang ginagamit na medyo... kakaiba nung umpisa, pero at the same time, you get used to it na din, diba? No, kasi siyempre sa everyday ba naman na ginagamit? Everyday naman na ano, na terms na na-encounter din. Mm-hmm. Although, I don't use nung ano pa din. Nung mga dinner, supper, ganyan, or tea. Pag ano, lunch, dinner. Minsan diba? Ako rin, minsan naghalo-halo. Minsan, halimbawa sa home ko, minsan sir, dinner, lunch, minsan pag lunch medyo... Lalo na yung mga elderly. Oo, yung mga matatanda. Hindi nagre-register yung lunch. Nagre-register yung lunch sa kanila kasi mas ano sila sa old-fashioned na mga... Yung mga terms na terms ginagamit. Terms na ginagamit. Okay. So yeah, yun lang muna yung ano natin ngayon. I-end ang video na to. Mm-mm. Kung may mga other terms pa kayo na different sa ano, na ginagamit natin sa Pilipinas kung nasama kayo ngayon. Leave it on the comment section down below. Tapos try kong basahin and replyan yung mga ano, comments nyo. And I think pag-isipan ko pa ako ano yung mga next na other terms na ginagamit nila dito na different. Mm-mm. Na ginagamit natin sa Pilipinas. At least may, kung pumunta man kayo dito sa UK, sa UK o kaya sa Europe, at least may more or less may alam na kayo kung paano. Hindi din kasi other sa Europe naman ang fries. Oo, kasi French fries. Oh, at least diba? More or less may idea kayo. Well, diba? Kung lunch, kung dinner. Oo. Dito lang yung iba. Ayan. Or sa Europe, ang toilet nila is WC. Oo. Oh, but WC. Kasi ano yun, ano ba yun, WC? Ano ba yun? WC? Water closet sa kanila. Water closet, okay. WC. At saka meron pag minsan pag... Makakampas naman ako. Kung gagawin, bawa yung isa, I want to go to the loo, I want to do one or two, number one, number two, yun. Diba sa mga elderly namin? Oh, yeah. Oo, kasi ang number one, iihi lang yun. Ang number two, magdudumi ka. Kaya sabihin sa amin, you wanna do one or two? Number one. So, ibig sabihin naman number one, iihi. Pag number two, magdudumi. Oo, ganun sila dito. I wanna use the toilet. I want to go number one or number two. Ganun ang sasabihin nila sa'yo. Hindi sila sabihin, tatay ako, one or two. Ganun minsan meron sila. Oo. Usually, lalo na yung mga elderly, no? One para or two. Para abat ganun ang ano? Parang hindi siguro sila ma-offend. Kuminsan, parang sabihin mo, tatay ako. Parang ang ano naman kayo, one or two na lang. Usually yung mga elderly, di ba? One or two ang sinasabi nila, hindi nila sabihin na... Para more discreet kasi. Discreet sila, Kasi yun sila, I wanna use number one or number two, ganon sila dito, Yeah. Okay na yun. If you like this video, please don't forget to hit the thumbs up, di ba? Oo. Tapos i-share niyo yung video na to. Salamat po! And if you haven't yet, please don't forget to hit the subscribe button and the bell button so that you get updated kung may mga new videos ako.
Di ba? Okay. Bye!